Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala. Thank you for saving us from sin and eternal destruction. Maraming salamat po sa pagligtas po sa aming mga kasalanan at mula sa walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding our Christian life to abide in church. Maraming salamat po sa pagpatnubay sa aming pamumuhay Kristiyano para po makapagpatuloy sa iglesia. By the grace of God, we got saved and also we still live our Christian life. Sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, kami po ay naligtas at nakapagpapatuloy sa aming pamumuhay Kristiyano. We know that there are a lot of oppression in our Christian life. Alam po namin na marami pong kapighatian sa aming pamumuhay Kristiyano. Even though we have a lot of oppression, our Lord is always with us and guide us. Kahit po marami pong kapighatian sa aming pamumuhay Kristiyano, nalalaman po namin na ang Panginoon po ay nasa sa amin. So whatever oppression we meet, let us commit to the Lord. Kaya po kahit ano pong kapighatian ang amin pong na-encounter sa buhay, kami po ay nagtitiwala sa Panginoon. By the grace of God, this time we are gathered together in the name of the Lord. Sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, kami po ay nagkatipon-tipon sa pangalan ng Panginoon. Please teach and guide us through the Word of God. Nawa po ay patnubayan niyo po kami para po may pangaral po ang salita po ng Diyos. Let us understand your will through the Word of God. Nawa po ay maintindihan po namin ang mga gawa ng Panginoon. Let us have more power and the wisdom through the Word of God. Bigyan niyo po kami ng kapangyarihan at karunungan para po maintindihan ang mga salita ng Panginoon. Please allow all your grace to all attendant. Naway ipahintulot niyo po ang inyong biyaya sa lahat ng mga dumalo. This time from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Mula po sa pasimula hanggang sa wakas, nagtitiwala po kami sa inyong biyaya. We pray in Jesus' name. Pinapanalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yeah, let's open to the Bible. 1 Peter chapter 2. Buksan po natin Unang Pedro chapter 2. Chapter 2 verse 4 and 5. Unang Pedro chapter 2 verse 4 at 5. First Peter chapter 2 4 and 5. Unang Pedro chapter 2 verse 4 at 5. Okay. Yeah. Basahin po natin ng sabay-sabay. Lumapit kayo sa kanya na isang batong buhay. Bagaman itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos at tulad ng mga batong buhay. Hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Yeah. In verse 4, coming to Him as to a living stone. Living stone. Sa verse 4 po, lumapit kayo sa Kanya na isang batong buhay. Here, the living stone is Jesus Christ. Dito po, ang batong buhay po ay si Hesukristo. Yeah. And verse 5 said, you also as a living stone. Sa verse 5 po, tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo. Saved Christian, you are saved Christian, you are also living stone. Tayo po mga ligtas na Kristiyano, ay mga batong buhay rin po. Yeah, so, saved Christian is compared to a living stone. Tayo po mga ligtas na Kristiyano ay ikinumpara sa batong buhay. So, today, let's think about a Christian who is compared to a living stone. Ngayon po, pag-usapan po natin ang isang Kristiyano na ikinumpara sa batong buhay. Yeah, so, why the saved Christian became a living stone? Bakit po ang ligtas na Kristiyano ay ikinumpara sa isang batong buhay? Yeah, we think about it. Pag-isipan po natin. First, we need to think about our Lord is a living stone. Una po, kailangan po nating malaman na ang Panginoon ay isang batong buhay. Yeah, verse 4, go back.
coming to him as to a living stone, rejected indeed by man, but chosen by God and precious. Sa verse 4 po, lumapit kayo sa kanya na isang batong buhay, bagaman itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. Our Lord Jesus, rejected by men, right? Ang Panginoon po ay itinakwil ng mga tao, tama po? He was crucified on the cross. Siya po ay pinako sa krus. But chosen by God and precious. Subalit, pinili po siya ng Panginoon at mahalaga sa kanyang paningin. And let's go to chapter 2, 6 hanggang 8. Tingnan po natin sa chapter 2, verse 6 hanggang 8. 6 to 8. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ito ang isinasaad ng kasulatan. Tingnan ninyo, aking inilalagay sa Zion ng isang batong panulok na pinili at mahalaga, at sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't sa inyo na nananampalataya, siya'y mahalaga. Subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng panulok. At isang batong nagpapatisod sa kanila, at malaking bato na nagpapabagsak sa kanila. Sila'y natitisod dahil sa pagsuway sa salita, na dito naman sila itinalaga. Here, there is another expression about the living stone. Dito po, may sinasabi po dito na tungkol po sa buhay, sa batong buhay. Verse 6, right? Behold, I lay in Zion a chief cornerstone. Chief cornerstone. Sa verse 6 po, tingnan ninyo aking inilalagay sa isang Zion ng isang bato, isang batong panulok. So it's right, he who believes on him will by no means be put to shame. At sino bang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Believe in Jesus will by no means be put to shame. Sino bang sumasampalataya po kay Hesukristo ay hindi mapapahiya. Here the chief cornerstone also means Jesus Christ. Dito po ang sinasabi pong panulok na bato ay si Hesukristo. And verse 7, right? To you who believe he is precious. Sa verse 7 po, kaya't sa inyo na nananampalataya, siya ay mahalaga. To the one who believe Jesus, Jesus is really precious. Sa isa pong taong nananampalataya, si Hesukristo po ay mahalaga. But to those who are disobedient, the stone which the builder rejected has become the chief cornerstone. Subalit sa mga hindi po nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng panulok. As a result, verse 8, right? A stone of a stumbling and a rock of a offense. Kaya po sinasabi po sa verse 8, isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagpabagsak sa kanila. To the one who doesn't believe Jesus, Jesus become the stone of a stumbling. Kaya sa mga hindi po naniniwala kay Hesukristo, si Hesukristo po ay naging isang batong nagpapatisod. Jesus is not only living stone but also cornerstone. Kaya si Hesukristo po ay hindi lamang batong buhay kundi batong panulok din po. And also there is another expression. Let's go to Matthew chapter 16. Tingnan po natin sa Mateo chapter 16. Matthew 16. Mateo chapter 16. Verse 18. Also, okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Jesus said, you are Peter, and on this rock I will build my church. Sinabi po ni Hesukristo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Here the this rock also means Jesus Christ. Dito po, ang Petra po ay si Jesus Christ. This rock doesn't mean Peter or past Peter. Ang this rock po, hindi po sinasabi na ang batong ito po ay hindi po
nangangahulugang si Pedro. This rock means Jesus Christ. Ang batong ito po ay nangangahulugang si Jesucristo. What about Catholic Church? Subalit sinasabi po sa Katoliko, Catholic Church use also this verse. Ginagamit din po ito ng mga Katoliko. And they insist that this rock means Peter. At sinasabi po nila na ang batong ito ay si Pedro. That's why, you know, right? Catholic, right? They consider Peter, Apostle Peter, is a first pope. Kaya po, ang mga Katoliko po, pinaniniwalaan po nila na si Pedro po ang unang papa. Yeah. From the first pope, Peter, Catholic Church was built. Kaya po, mula po kay Pedro, itinayo po ang kauna-unahang Katolikong simbahan. Naintindihan niyo po? Yeah, Catholic Church insists like that, Catholic Church. Pinipilit po nila na si Pedro po ang, nagmula po kay Pedro ang unang simbahan. But here, this rock doesn't mean Peter. Subalit dito po, ang batong ito po ay hindi nangangahulugang si Pedro. Yeah, this rock means Jesus Christ. Ang batong ito po ay nangangahulugang si Jesucristo. You need to understand. Naintindihan niyo po? You know that rock. The Greek word. There are two expressions about the rock. Meron pong dalawang pangangahulugan patungkol sa bato. There is a small rock. Meron pong maliit na bato. Small rock. Yeah. There is a big rock. At meron din pong malaking bato. Small rock. Greek word. Petros. Ang maliit na bato po sa salitang Griego ay nangangahulugang Petros. Yeah. And big rock, Petra. At ang malaking bato naman po ay Petra. The Peter, right? Peter, Greek word. Peter is Petros. Si Pedro po sa salitang Griego ay Petros. Yeah. So, this rock, not Petros, but Petra. Kaya po ang batong ito po na tinutukoy po sa verse na ito ay hindi po Petros kundi Petra. Yeah, Jesus. At ang malaking bato po na ito ay si Jesucristo. You understand? Naintindihan niyo po? So Catholic Church, right? Peter, this rock is Peter. Kaya po sa Katoliko po ang pinaniniwalaan po nila na si Pedro po ay ang batong ito. But not Peter, but Jesus, right? Subalit hindi po si Pedro kundi si Jesucristo. Yeah, Jesus became fundamental. Si Jesucristo po ay naging mahalaga. 1 Corinthians chapter 10. Sa unang Korinto po chapter 10. 1 Corinthians chapter 10. Unang Korinto chapter 10. Verse 4 po. Chapter 10, verse 4. Okay. Chapter 10, verse 4 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. At lahat ay uminom ng isang inuming espiritual, sapagkat sila'y umiinom sa batong espiritual na sumunod sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. You said right, the rock was Christ. Sinabi po dito, ang batong iyon ay si Jesucristo. Yeah. He became foundation. Siya po ang naging saligan. 1 Corinthians also, chapter 3. Sa unang Korinto rin po, chapter 3. Chapter 3, verse 11. Chapter 3, verse 11. Chapter 3, verse 11 also. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. Yeah, the foundation is Jesus Christ, right? Kaya't sinasabi po dito na ang saligan ay si Kristo Jesus. Jesus po? Christ became foundation of a church. Si Jesucristo po ay naging saligan po ng iglesia. Yeah, so on this rock, church was built, right? Kaya po mula po kay Jesucristo ay itinayo po ang iglesia. Yeah. So let's go back to 1 Peter chapter 2. Balikan po natin sa unang Pedro chapter 2. Verse 5 po. Yeah. So Jesus Christ is a living stone. Alam po natin na si Jesucristo po ay batong buhay. Yeah. So Jesus
living stone. Si Jesucristo po ay batong buhay. Yeah. And another expression, cornerstone, right? At alam po natin na si Jesucristo rin po ay batong panulok. Yeah. And the fundamental rock, right? Alam po natin na si Jesucristo din po ay saligang bato. Yeah. And verse 5, you also, save the Christian, you also as a living stone. Sa verse 5 po, tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay matayo bilang espiritual na bahay. How save the Christian become living stone? Paano po naging mga batong buhay ang mga ligtas na Kristiyano? When we get the salvation, right? Jesus came to us. Mula po nung nakarating tayo sa kaligtasan, pumarito po si Jesucristo sa atin. Getting a salvation means we receive the life, true life from Jesus. Kaya po nung nakilala po natin ang kaligtasan, na nakita po natin ang liwanag mula kay Jesucristo. That's why we become also living stone, right? Kaya po naging mga batong buhay din po tayo. Originally, we are not living stone before salvation, right? Noong una po, hindi tayo batong buhay bago po tayo maligtas. Yeah, we didn't have a true life. Wala po tayong buhay noon. You're like a dead stone, right? Para po tayo mga patay na bato. But when we get to salvation, we became living stone. Subalit na nakarating po tayo sa kaligtasan, naging buhay na bato po tayo. And verse 5 says, right, are being built up a spiritual house. Kaya sa verse 5 po, kayo ay maitayo bilang spiritual na bahay. Spiritual house is a church, right? Ang spiritual na bahay po ay ang iglesia. So we can know that, right, church is built by living stone. Kaya po nalalaman po natin na ang iglesia ay itinatayo sa pamamagitan ng mga batong buhay. Fundamental living stone, Jesus Christ, right? Saligang bato po ay si Jesucristo, tama and po? And save the Christian also became living stone. At ang mga ligtas na Kristiyano ay naging batong buhay rin po. So, church can be built only by living stone. Kaya ang iglesia po ay maitatayo lamang sa pamamagitan ng mga batong buhay. Church cannot be built by dead stone, right? Hindi po maitatayo ang iglesia sa pamamagitan ng mga patay na bato. In this world, right, there are many so-called church. Dito po sa mundo, marami pong tinatawag na so-called church. They try to build the church, right? Nagtatayo po sila ng sarili-sariling simbahan. But it's impossible. Subalit imposible po ito. Because they are not living stone, right? Sapagkat sila po ay hindi batong buhay. But when we get to salvation, we became living stone. Kaya nung nakarating po tayo sa kaligtasan, tayo po ay naging batong buhay. That's why we can build a true church. Kaya maaari po tayo makapagtayo ng iglesia. So as a living stone, there are several things we have to know. Kaya bilang mga batong buhay, may mga kailangan po tayong malaman. Let's think about the characteristics of a stone. Pag-isipan po natin ang mga katangian ng mga batong buhay. Stone, right? Stone, every stone has a different size, different shape, right? Ang mga bato po ay may iba't ibang sukat at may iba't ibang hugis. You try to find the outside stone? Subukan po natin maghanap ng bato sa labas. You cannot find same size, same shape stone, right? Hindi po tayo makakahanap ng batong magkakapareho ang hugis at sukat. All stone have a different shape and size. Lahat po ng bato ay magkakaiba po ang hugis at sukat. Yeah. We are like a stone. Tayo po ay katulad ng mga bato. In church, right? Each Christian has a different character. Sa iglesia po, ang iba't ibang Kristiyano po ay magkakaiba po ang mga katangian. Tama po ba? Tama po. Every Christian has a different character, right? Lahat po ng mga Kristiyano ay magkakaiba po ang katangian. Yeah, church is built by the Christian who has a different character. Ang iglesia po ay binubuo po ng mga Kristiyano magkakaiba po ang mga katangian. But common thing, living stone. Subalit, all Christian are living stone, right? At ang common po sa mga Kristiyano ay sila pong lahat ay mga batong buhay. That's why we need to be careful. One thing. Kaya dapat po nating malaman ang isang bagay. Exodus chapter 20. Sa Exodus po, chapter 20. Exodus 20, verse 25. Exodus po, chapter 20, verse 25.
Exodus 20, verse 25. Exodus po, chapter 20, verse 25. Okay. Pasahin po natin ng sabay-sabay. Kung igagawa mo ako ng isang dambanang bato, ay huwag mong itatayo ito na may mga tapyas na bato, sapagkat kung iyong gamitin ang iyong patalim doon, ay iyong nilapastangan iyon. You know, altar, right? Altar. Dampana po, tama po? Altar. To offer sacrifice to the Lord, right? Dambana po. Yeah. When you build the altar to offer sacrifice, tinatayo you have po to be careful one thing. Itinatayo po, kapag po itinatayo ang mga dambana para po mag-offer po ng mga sakripisyo, kailangan po natin malaman isang bagay. Don't use hewn stone. Wag po dapat tayong gagamit ng mga tapyas na bato. Yeah, don't use the tool. Wag din po tayong gagamit ng mga patalim. If we can use the brick, when you build the house, we usually use a brick. Kapag po gumagawa po tayo ng bahay, gumagamit pa tayo ng mga hollow blocks. Same size and shape, right? Kapag po tayo gumagawa ng bahay, magkakapareho po ang sukat ng hollow blocks. If we use this kind of thing, it's easy to build, right? Kapag po naisip po natin na kapag magkakapareho po mga hollow blocks, madali na po magagawa ang isang dambana. Don't use a tool. Don't make a hewn stone. Kaya't hindi po dapat tayo gagamit ng tapyas na bato. Just to use some small, some big, some triangle, some square, different, right? Mahirap pong gumamit ng magkakaibang mga hugis. Yeah, God commanded. Don't use a hewn stone. Sinabi po ito ng Panginoon na huwag po tayong gagamit ng mga tapyas na bato. Use the stone as it is. As it is. Kaya't hindi po tayo dapat gumagamit ng mga tapyas na bato. Yeah. It explains, church is built in this way. Kaya't sinasabi po na ganito po ang paraan kung paano itinatayo ang isang iglesia. Yeah. Why? Bakit po? Yeah. There are various kind of Christian in church. Dahil may iba't iba pong mga katangian ng Kristiyano o uri ng mga Kristiyano sa iglesia. It explains, church cannot be established by men's way. Sinasabi po na ang isang iglesia po ay hindi po na itatayo sa pamamagitan po ng mga paraan ng tao. Or the artificial way. Artificial o sinasabi po mga artificial po na mga paraan. Church is not a house that is made by hewn stone, the brick, like a brick. Ang iglesia po ay hindi po katulad ng bahay na itinatayo po sa pamamagitan ng mga tapyas na bato. Some stone is round, but some stone is a square or a triangle. Ang iba pong bato ay pabilog, samantalang iba naman pong bato ay patatsulok o parisukat. So we have to know each Christian have a different character. Kailangan po nating malaman na ang bawat Kristiyano po ay magkakaiba po ang mga katangian. If we don't understand this fact, we can be easily hurt by other brothers and sisters. Kaya't kung hindi po natin mauunawaan ang ganitong katotohanan, tayo po ay madaling matitisod. Right? Sometimes you meet some brothers and sisters who are different from you. Kaya't minsan po nakikita po natin ang iba't iba pong mga kapatira na naiiba po sa atin. Yeah, their attitude, their speech are different from you. Yung katangian po, yung pag-uugali at pananalita ay iba po sa atin. Yeah. Then you don't understand them, right? Kaya't hindi po natin sila naiintindihan, tama po? You can easily judge them. Madali po natin sila nahuhusgahan. Yeah. But we have to know, the difference is not the thing that is wrong. Subalit, dapat po nating malaman ang pagkakaiba po ay hindi po mali. Yeah. They are just different from you, right? Sila po ay naiiba sa atin, tama they po? They just have a different character from you. May iba lang po silang kaugalian sa atin. But they are not wrong, right? Subalit, hindi po sila mali, tama po? They were made by God in that way. Ginawa po sila ng Panginoon sa ganoong paraan. But frequently we say, right? Oh, you are different from me. Maari pong sabihin natin na naiiba ka sa akin. You are wrong. Mali ka. Wrong, right?
But they are not wrong, right? Subalit hindi po sila mali. They are just different from you. Sadyang naiba lang po sila sa atin. That's why in church, even though some brothers and sisters are different from me, we need to accept, we need to receive them. Kaya pag sa iglesia po, may mga kapatiran po tayo na iba sa atin, kailangan po natin silang tanggapin. Romans chapter 15. Sa Roma po, chapter 15. Roma po, chapter 15, verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikalulwalhati ng Diyos. Yeah. Therefore, receive one another, right? Tanggapin ninyo ang isa't isa, tama po? Even though some brethren different from you, receive them. Receive. Kahit ang mga brothers and sisters po ay magkaiba po sa atin, kailangan po natin silang tanggapin. Just as Christ also received us. Katulad po ni Kristo na tinanggap po tayo. Yeah. Even though you are not enough, right? Insufficient. Kahit po marami po tayong pagkukulang, tama po? Yeah. Christ received you, right? Tinanggap po tayo ni Kristo, tama po? Christ received all the brothers and sisters. Tinanggap po tayo ni Kristo, lahat po ng brothers and sisters. That's why we also to receive all the brothers and sisters. Kaya't katulad po ni Kristo, kailangan po natin tanggapin ang lahat ng mga kapatiran. Don't judge even though they are different from you, right? Hindi po natin dapat sila husgahan kahit po marami po silang pagkakaiba sa atin. It is just the difference, not wrong. Yung mga ibang bagay po ay hindi po mali. Yeah. So, even though saved Christians are living stone, their shape and their character are different. Kaya't kahit po ang mga ligtas po ng Kristiyano ay mga batong buhay, ang kanila po mga katangian iba-iba. So you need to keep in mind this fact. Kaya't kailangan po nating isipin ang katotohanan ng ito. And another characteristics of the stone usually heavy, right? Heavy. Ang isa pa pong katangian ng bato ay ang bato po ay mabigat. Yeah. Especially our Lord Jesus is we learn, right? Is a rock, great rock. Lalo-lalo na po ang Panginoong Hesukristo, nalalaman po natin na siya po ay malaking bato. Yeah. Great rock means very heavy. Ang malaking bato po nangungulugan pong mabigat. Yeah. The stone, when stone is heavy, it does not move, right? Kaya pag mabigat po ang bato, hindi po ito natitinag. But how about saved Christian? Paano naman po tayo mga ligtas na Kristiyano? Yeah, as we learn, right? Peter is a small rock. Nalaman po natin na si Pedro po ay maliit na bato. Yeah, small stone. Maliit po na bato. Small stone can be moved by outside situation, right? Ang mga maliliit na bato po ay madali pong natitinag. Yeah. Meron small stone, I suppose. Maliit na bato po. Yeah. If there is a strong wind, small stone move out, right? Kapag nagkaroon po ng malakas na hangin, madali pong natatangay ang maliit na bato. And there is just a strong typhoon, right? It move out. Kapag po mayroon po malakas na bagyo, madali pong natitinag ang maliit na bato. We are not so heavy, right? We are not so heavy. Hindi po tayo ganun kabigat, tama Even po? Even though we are living stone, we are not so heavy. Kahit po tayo ay mga buhay na bato, hindi po tayo mabigat. But we need to become heavy stone. Subalit katulad po ni Hesukristo, kailangan po nating maging mabigat. How can it be a heavy stone? Paano po tayo magiging mabigat na bato? We need to rely on the Lord. Kailangan po nating magtiwala sa Panginoon. Yeah. When we rely on the Lord, we will not be moved. Kapag nagtiwala po tayo sa Panginoon, hindi po tayo matitinag. Yeah. Our Lord, let's go to Psalm chapter 18. Tingnan po natin sa mga awit, chapter 18. Psalm chapter 18, verse 2. Sa mga awit po, chapter 18, verse 2. Okay, 18 verse 2, Psalms. Awit po, chapter 18, verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay.
Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking muog at tagapagligtas ko. Aking Diyos, aking malaking bato na sa Kanya'y nangangadlong ako. Aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, matibay na kuta ko. First to write, the Lord is my rock. Una po, sinasabi po dito na ang Panginoon ay aking malaking bato. Yeah. In Tagalog translation, right? Aking malaking bato. Malaking bato, right? Very great rock. Malaking bato po. That's why it's really heavy. Kaya ang malaking bato po na ito ay napakabigat. Whatever situation happen, malaking bato does not move, right? Kahit ano pong sitwasyon, ang malaking bato po na ito hindi natitinag. That's why even though we are small stone, if we rely on the great stone, we will not be moved. Kaya't kahit po tayo ay maliliit na bato, kung tayo po ay nagtitiwala sa malaking bato, tayo po ay hindi matitinag. Psalm 62, verse chapter 62. Sa awit po, chapter 62, verse 2. Yeah, verse 2. Psalm 62, verse 2. Sa awit po, chapter 62, verse 2. Also, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Ang aking muog, hindi ako lubhang matitinag. Yeah. He only is my rock. Siya lamang ang aking malaking bato. Yeah. We have to know, only our Lord can be real rock. Kaya dapat po nating malaman na ang Panginoon lamang ang totoong bato. But sometimes we forget this fact. Subalit, minsan po nakakalimutan po natin ang katotohanan ito. We try to rely on the other thing, right? Nagtitiwala po tayo sa ibang mga bagay. When you have some problem, you try to rely on somebody. Kaya kapag may mga problema po tayo, nagtitiwala po tayo sa ibang mga tao. You try to rely on your parents. Nagtitiwala po tayo sa ating mga magulang. Wife try to rely on husband. Nagtitiwala po tayo sa ating mga asawa. But they are not the real rock. Subalit hindi po sila ang mga totoong bato. We have to rely on the Lord only. Kailangan po natin magtiwala sa Panginoon lamang. Yeah. That's why verse 2, right? I shall not be greatly moved. Kaya sa verse 2 po, hindi ako lubhang matitinag. Even though we meet great oppression, the problem, we will not be moved. Kaya't kahit po mayroon po mga kapagkapighatian at mga problema, hindi po tayo matitinag. Psalm 16. Sa mga awit po, chapter 16. 16 verse 8. Awit po, chapter 16 verse 8. 16 verse 8. Also, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan. Hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Yeah. I have set the Lord always before me. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan. When you meet some problem, set the Lord before you. Kapag mayroon po tayo mga problema, kailangan po natin panatilihin ang Panginoon sa ating harapan. When you have a great oppression, set the Lord before you. Kapag po mayroon tayo mga kapighatian, kailangan po natin panatilihin ang Panginoon sa ating harapan. Just to rely on the Lord. Magtiwala lamang po tayo sa Panginoon. Just to trust in the Lord. Magtiwala lamang po tayo sa Panginoon. Just cry out to the Lord. Umiyak po tayo sa harap ng Panginoon. Yeah, then, right? He is in my right hand, I shall not be moved. Sinasabi po dito, hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Our Christian life needed to be stable always. Kaya ang ating pong pamumuhay Kristiyano ay kailangan po maging stable. What about you? Your Christian life are stable? Ang pamumuhay Kristiyano niyo po ba ay stable? Or because of some situation, you are always moved? O kapag po may mga problema, natitinag po ba kayo? But if we really rely on the Lord, we will not be moved whatever situation we meet. Kaya't kapag nagtitiwala po tayo sa Panginoon, hindi po tayo matitinag kahit ano po mga problema ang ating kinakaharap. Yeah. And when we hold on the hope, we will not be moved like a heavy stone. Kaya't kapag kumapit po tayo sa pag-asa, hindi po tayo matitinag na katulad ng malaking bato. Yeah. Hebrew chapter 6. Sa Hebreo po, chapter 6. Hebrew chapter 6, verse 19. Hebreo chapter 6, verse
chapter 6, verse 19. Okay, also basahin po natin ng sabay-sabay. Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na pumapasok sa loob ng santuwaryo sa kabila ng tabing. Yeah. It's right. This hope we have as an anchor over the soul. Sinasabi po dito, taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa. If we hold on the hope, we will not be moved also. Kapag meron po tayong pag-asa, hindi po tayo matitinag. Because the anchor, you know, anchor, what's the anchor? Alam niyo po ba yung angkla? Anchor. Angkla po? You have a sin? The meron malaking great ship, right? Nakita na po ba kayo ng malaking barko? Great ship arrived the harbor. Ang barko po na nasa daungan. Then what the ship does? Ano pong ginagawa ng malaking barko? The ship pull down anchor. Naguhulog po ang malaking barko ng angkla. Anchor, right? I'm not good drawing. Anyway, anchor, you know, anchor. It's usually made by heavy stone or metal. Ang angkla po ay karaniwan pong gawa sa mabigat na bato o metal. Yeah, that's why when pull down the anchor, even though there is a strong wind storm, the ship does not move. Kahit kapag po naghulog po sila ng angkla, ang malaking bato po ito kahit may malakas na hangin ay hindi po natitinag. Yeah, it's our hope. Ang angkla po ay ating pag-asa. Even though we meet great opposition in our life, we still have hope, right? Kahit po meron po tayong kapighatian sa ating buhay, meron po tayong pag-asa. The hope came from the promise of God. At ang pag-asa pong ito ay nagsimula po sa pangako po ng Panginoon. That's why if we hold on the hope, we will not be moved. Kahit kung meron po tayong pag-asa, hindi po tayo matitinag. We can endure whatever oppression we meet. Matitiis po natin ang mga kapighatian po sa ating buhay. Saved Christian can be heavy stone. Kaya't ang mga ligtas po ng Kristiyano ay dapat pong maging mabigat na bato. We will not be moved. Upang hindi po tayo matinag. But what about the unsaved people in this world? Paano naman po ang mga taong hindi pa po ligtas? Yeah, they are not heavy. Hindi po sila mabigat. Yeah, they are really light. Magagaan po ang mga taong hindi po ligtas. Psalm chapter 1. Sa awit po, chapter 1. Psalm chapter 1, verse 4. Awit chapter 1, verse 4. Psalm chapter 1, verse 4. Awit chapter 1, verse 4. Also, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ibang itinataboy ng hangin. Yeah. The ungodly means unsaved people. Ang masasama po ay, ang ibig sabihin po nito ay mga taong hindi po ligtas. They are like the chaff which the wind drives away. Katulad po sila ng ipang itinataboy po ng hangin. There is a poor grain and chaff. Meron pong butil ng trigo po at ipa po. You know the difference, grain and chaff? Alam niyo po ba ang pinagkaiba po ng butil ng trigo at ng ipa? Outwardly looks similar, right? Maari po sila po ay magkapareho. But grain heavy. Subalit ang butil po ng trigo ay mabigat. Chaff not heavy, right? Ang ipa naman po ay hindi po mabigat. That's why when wind blow, chaff drive away. Kaya po kapag may hangin po, ang ipa po ay natatangay. Yeah. Unsaved people in this world, they are chaff. Ang mga taong hindi po ligtas ay katulad po ng ipa. When they miss some problem, they cannot overcome. Kapag may problema po, hindi po nila ito napagtatagumpayan. Because they don't have the rock, they can rely on. Sapagkat wala po silang batong, pwede po silang magtiwala. But we have the rock, right? We have the rock. Subalit meron po tayong bato, tama po? We can rely on the rock. Nakapagtitiwala po tayo sa bato. Our Lord. Ang ating pong Panginoon. So, as a living stone, we need to become heavy stone.
stone. Bilang po mga batong buhay, kailangan po natin maging mabigat na bato. It's possible when we rely on our Lord. Magiging posible po ito kung tayo po ay magtitiwala sa Panginoon. And when we hold on the hope. At kapag po tayo ay mayroon pong pag-asa. Yeah. And as a living stone, we need to become also well-trimmed, beautiful stone. At bilang mga batong buhay po, kailangan po natin maging maayos at magandang bato. Psalm 144. Sa awit po, chapter 144. Awit po, chapter 144. Verse 12. Verse 12 po. Okay, verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang amin nawang mga anak na lalaki sa kanilang kabataan ay maging gaya ng mga halaman sa hustong gulang, at ng aming mga anak na babae ay parang mga panulok na bato na tinabas para sa gusali ng isang palasyo. Yeah. It's right. Our daughters may be as a pillar, sculptures in palace style. Sinasabi po dito, ang aming mga anak na babae ay parang mga panulok na bato na tinabas para sa gusali ng isang palasyo. It means a sculpture, as a pillar sculptures. Yeah, it means a well-trimmed stone. Ang panulok na bato po na sinasabi po dito ay tinabas po. We learn, right, the altar over the altar shouldn't use a hewn stone, right? Naunawaan po natin na sa paggawa po ng dambana, hindi po dapat tayo gumagamit ng mga panulok na bato. Church is built by the different kind of stone, right? Ang iglesia po ay tinatayo po sa pamamagitan ng iba't ibang mga bato. But the first time, the different kind of stone. At first, the stone is different, all the stone is different. Sa una po, ang mga batong ito po ay magkakaiba. Yeah, but the stone gradually needed to trim by gradually. Ngunit po unti-unti po, nagiging maayos po na tinabas ang mga batong ito. Some stone very sharp stone, right? Ang iba po mga bato ay sobrang talas. Yeah. First situation like this. Yeah. When we get the salvation, our situation is like this, right? Doon pong tayo ay nakapunta sa kaligtasan, ganito po ang ating sitwasyon. We still have a sharp character, right? May mga matatalas po tayo, mga katangian. Tama po? Tama po ba? But it needed to trim gradually. Kaya't kailangan po nating tabasin ang ating mga matatalas na katangian. When we abide in church, our Lord gradually trim our sharp character. Kaya't kapag nagpapatuloy po tayo sa iglesia, ang Panginoon po ay paunti-unti pong tinatabas ang ating matatalas na katangian. Then it become well-trimmed, beautiful stone. Kaya't nagiging maayos na tinabas po tayo mga bato. Naintindihan niyo po? Yeah. So, after salvation, we need to become well-trimmed, beautiful stone. Kaya't pagkatapos po ng kaligtasan, kailangan po natin maging maayos na tinabas na mga bato. Your sharp character must be trimmed. Kaya't ang atin pong mga matatalas po na katangian ay kailangan pong tabasin. What do you think? You are round stone or triangle stone? Sa tingin niyo po, ano po kayong mga bato? Kayo po ba ay bilog na bato o mga tatsulok na bato? You already round the stone, become round the stone? Kayo po ba ay mga bilog na bato na? Or still you have a many sharp character? O kayo po ba ay madami pa pong mga matatalas na katangian? Yeah. Sharp character, right, can hurt the other, right? Ang matatalas po na katangian ay maaari pong makasakit po ng iba. It must to be trimmed. Kaya't kailangan po itong tabasin. So how can this sharp character be trimmed? At paano po matatabas ng maayos ang mga ganitong mga katangian? Have you ever experienced you climb the mountain? Nakaranas na po ba kayong umakyat sa bundok? Meron bundok. Bundok, there are the, you can see the some water stream, right? Sa bundok po, makikita po tayo ng mga daluyan ng tubig. If you have a chance to climb the mountain, you check the stone on the mountain. Kapag nakaakyat na po kayo sa bundok, tingnan niyo po kung ang mga bato po sa bundok. The upper side of a water stream, there are stone, but usually most stone, very the sharp
stone. Sa taas po ng bundok, ang mga bato po dito ay kadalasan po ay matatalas na mga bato. And you try to find the stone the under the mountain. At subukan niyo po maghanap po ng bato sa baba po ng bundok. Usually the stone, the lower part, usually round or become round stone. Kadalasan po ang mga bato po sa ibaba po ng bundok ay mga bilog na bato. Have you ever experienced? Nakita na po ba kayo ng ganitong sitwasyon? The stone in the mountain? Nakita na po ba kayo ng mga bato sa bundok? Maybe next time you try, check. Susunod po, tingnan niyo po. You can find this fact. Makikita why this sharp stone become round stone? Bakit po nagiging bilog na bato ang matalas na batong ito? Yeah, because this stone rolling. Sapagkat ang batong ito po ay rolling, gumugulong. Crash the other stone, right? Kapag po sila gumugulong, natatamaan po nila ang ibang mga then bato pa. Then the sharp the part gradually trim. Kaya ang kanila pong matatalas na mga katangian ay unti-unti when pong natatabas. The lower part already become round the stone. Kaya pag nakarating po sila sa ibaba, nagiging bilog na bato na po sila. Naintindihan niyo po? Yeah. When you get to salvation, your situation is like this. Kaya nung nakarating po tayo sa kaligtasan, ganito rin po yung ating sitwasyon. Well, when you abide in church, as time goes, you become round the stone. Kaya pag nagpatuloy po tayo sa iglesia, nagiging bilog na bato po tayo. Yeah, your sharp character trimmed. Ang atin po mga matatalas na katangian ay natatabas. How can your sharp character trimmed? Paano po natin matatabas ang ganitong mga matatalas na katangian? Your sharp character trimmed by other brothers and sisters. Ang atin po mga matatalas na katangian ay matatabas po sa pamamagitan po ng ibang mga brothers and sisters. You miss some situation, some brothers and sisters hurt you, right? Hurt you. Some brothers and sisters can hurt you. May mga sitwasyon po na iba po mga brothers and sisters ay niyayaka po tayo. Right? Some brothers and sisters make you trouble in your heart. Make you have a trouble in your heart. May mga brothers and sisters po tayo na because of some brothers and sisters you have a difficulty in your heart. Dahil po sa iba't iba pong brothers and sisters, may mga kahirapan po tayo sa ating mga puso. You experience, right? Naranasan niyo na po ba ito? Some brothers and sisters speaks something to you. Kapag po ang iba pong brothers and sisters ay nagsalita po tungkol sa iyo, then your heart can have some problem. At nagkakaproblema po ang iyong puso. Yeah, but through this way, you are trimmed. Subalit sa pamamagitan po nito, ikaw po ay natatabas. One example in the Bible. Isang halimbawa po sa Biblia. Jacob was a very cunning person. Si Jacob po nung una ay napakatusong tao. His situation is like this. Katulad po si Jacob ng isang matalas na bato. But God trimmed him. Subalit ang Panginoon po ay gumawa ng paraan upang tabasin po. How God trimmed him? Paano po tinabas ng Panginoon si Jacob? God sent Jacob to his uncle Laban. Kaya si Jacob po ay ipinadala po sa kanyang tiyuhin na si Laban. Yeah. Who is the Laban? Sino po si Laban? Jacob is cunning, but his uncle Laban more cunning person. Si Jacob po ay isang tuso, subalit po ang kanyang tiyuhin na si Laban ay mas tuso po right, kaysa sa kanya. Jacob deceived his brother to get the birthright? Si Jacob po ay dinaya po ang kanyang kapatid para po makuha niya po ang pagkapanganay, tama po? Even he deceived his father to receive the blessing? Kinuha niya po ang pagkapanganay sa kanyang kapatid para po makuha ang pagpapala ng kanyang very ama. Very cunning person, right? Napakatusong tao po ni Jacob, tama but po? But his uncle Laban much more cunning person than Jacob. Subalit si Laban po ay mas tusong tao po kaysa kay Jacob. He was deceived by Laban. Siya po ay dinaya po ni Laban. Then Jacob gradually trimmed. Kaya si Jacob po ay paunti-unting natabas. He was trained, right? Siya po ay sinanay ni Laban. God can trim you by other brothers and sisters. Kaya't katulad po nito, maaari po tayong itabasin ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga brothers and sisters. So rather than complain to other brothers and sisters, you'd better consider God allow them to trim me.
Kaya't sa halip po na tayo po ay magreklamo, isipin po natin na ipinadala po sila ng Panginoon para tabasin po tayo. If you have more brothers and sisters who make you difficulty, it means you need more thing needed to be trimmed. Kapag po meron po tayo mga kapatiran na nagbibigay po sa atin ng kahirapan, isipin po natin na kailangan lang po nating matabas. Yeah. But anyway, if we are trimmed in chair, we become round stone, yeah, it's really beautiful. Kaya kapag po tayo ay nagpapatuloy po sa iglesia, tayo po ay nagiging bilog na bato at nagiging maganda. That's why most of the brothers and sisters in chair, they look so beautiful, right? Kaya po karamihan po sa ating mga kapatiran sa iglesia ay magaganda, tama po? Tama po ba? Yeah. You agree? You agree, right? Yeah. So, especially the sisters in church, right? Most of the sisters are beautiful, right? Ang mga sisters po ay magaganda, tama po? The reason, because they are trimmed. Well dahil, trimmed. Dahil right? po tayo po ay maayos pong natabas. Yeah. Even the brother, mukhang guwapo, right? You don't agree? Yeah, it's true, right? Yeah. Because we have a real happiness. Dahil po tayo po ay may totoong kagalakan. Because we have a real joy, right? Tayo po ay may totoong kasiyahan. Sometimes I go to other province to have an exchange sermon. Minsan po pumupunta po ako sa iba pong probinsya para po sa exchange sermon. This exchange sermon. Katulad po nitong exchange sermon po na ito. But sometimes I visit for the first time the in the church in the province. Isang beses po bumisita po ako sa isa pong iglesia sa probinsya sa unang pagkakataon. That's why I never met the brothers and sisters in that church before. Kaya hindi ko pa po nakikilala ang mga brothers and sisters sa church po na ito. So when I arrived the airport, some brother come to the airport to pick me up. Kaya nung nakarating po ako sa airport, may mga brothers po na pumunta po sa airport para sunduin po ako. When I arrive, I go out airport. Noon po lumabas ako sa airport. I search the brothers who wait me. Nakita ko po yung mga brothers na naghihintay sa akin. But there are many people there. Marami pong mga tao doon. But the brother don't have any signage. At wala pong signage ang brother but na ito. Among many people, I can easily find the brothers. Subalit sa mga brothers. Sa madaming tao po na ito, madali ko po nakita ang brother na ito. You know why? Alam niyo po kung bakit? Because their face different from other people. Dahil po ang kanilang mukha po ay naiba po sa ibang mga tao. Yeah, it's true. It's different. Their face different. Ang kanila pong mukha ay naiiba. Yeah, because they are trimmed well in church. Dahil po sila ay maayos na natabas sa iglesia. Sometimes some retreat we have many the new invitees, right? Kapag po nagkakaroon po tayo ng mga invitees. The unsaved people, saved brothers and sisters, different the face, right? Ang mga ligtas pong Kristiyano at hindi po mga ligtas ay magkakaiba po ang mukha. That's why when we look at new invite, they are not saved person. Kaya pag tumingin po tayo sa isang invitee, nalalaman po natin na hindi po sila ligtas. Because they don't have yet the real happiness, real joy. Sapagkat wala po sa kanila ang tunay na kagalakan. Anyway, we can be well-trimmed, beautiful stone. Tayo po ay maaaring matabas ng maayos upang maging magandang bato. Yeah, to become well-trimmed beautiful stone, we need to deny ourselves. Kaya upang maging maayos na natabas na bato, kailangan po natin tanggihan ang ating mga sarili. Matthew 16. Sa Mateo po, chapter 16. Matthew 16, verse 24. Sa Mateo po, chapter 16, verse 24. So, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin.
It's an allergy, right? We remove our former conduct. Nalalaman po natin na kailangan po nating tanggihan ang ating dating katangian. Even though we got saved, we still have a sinful nature. Kahit po alam po natin na tayo mga ligtas na, mayroon pa rin po tayong mga dating katangian pa. We still have a sharp character. May mga matatalas pa po tayong mga katangian. But our flesh doesn't want to forsake our sharp character. Subalit ang ating pong laman ay hindi po kayang iwanan ang ating matatalas na katangian. That's why we have to deny ourselves. Kaya't kailangan po nating tanggihan ang ating mga sarili. Then we can be well trimmed. Upang tayo po ay maging maayos na natabas. We can be beautiful stone. Upang tayo po ay maging magandang bato. Yeah. So let's be a beautiful stone, well trimmed, beautiful stone in church. Kaya't kailangan po nating maging maayos na natabas at magandang bato. Yeah. And let's think about one more thing. Pag-isipan po natin ang isang bagay. Yeah. As a living stone, we also need to become clean stone. Bilang mga buhay na bato po, kailangan din po natin maging malinis na bato. In Old Testament, sometimes it happened in the house, there is a leprous plague. Sa lumang tipan po, na nagkakaroon po ng mga ketong sa isang bahay. If there is some leprous plague in the house, it gradually spread in whole house. Kaya't kapag po mayroong isang ketong sa bahay, madali po itong kumakalat sa buong bahay. That's why God commanded to Israelite, remove the stone that has a leprous plague. Kaya't ipinag-utos po ng Panginoon sa mga Israelita, natanggalin po ang batong may ketong sa bahay na ito. And exchange it by new stone. At palitan po ito ng panibagong bato. Let's open Leviticus chapter 14. Tingnan po natin sa Leviticus chapter 14. Leviticus chapter 14. Leviticus chapter 14. Verse 34. Verse 34 po. 34 hanggang 42. Hanggang 42. Leviticus chapter 14, verse 34 hanggang 42. Leviticus chapter 14, verse 34 hanggang 42. Okay, you read. Babasahin ko po. Pagdating ninyo sa lupain ng Kanaan na aking ibinigay sa inyo bilang pag-aari, at ako'y naglagay ng sakit na ketong sa isang bahay sa lupain inyong pag-aari, ang may-ari ng bahay ay lalapit sa pari at sasabihin, mayroon yatang isang uri ng sakit sa aking bahay. Ipag-uutos ng pari na alisan ng laman ang bahay bago siya pumasok upang tingnan ang sakit, upang ang lahat na nasa bahay ay huwag maging marumi, at pagkatapos ay papasok ang pari upang tingnan ang bahay. Kanyang susuriin ang salot, at kung ang salot ay nasa mga dingding ng bahay na nagkukulay berde o namumula ng batik at ang anyo nito ay mas malalim kaysa dingding, kung gayon ay lalabas ang pari sa bahay tungo sa pintuan ng bahay at isasara ang bahay sa loob ng 7 araw. Muling babalik ang pari sa 7 araw at gagawa ng pagsusuri. At kung kumalat na ang salot sa mga dingding ng bahay, ay ipag-uutos nga ng pari na alisin ang mga batong kinaroroonan ng salot at itapon ang mga iyon sa isang dakong marumi sa labas ng bayan. Kanyang ipakakayod ang palibot ng loob ng bahay at kanilang ibubuhos ang duming kinayod sa labas ng bayan sa isang dakong marumi. At sila'y kukuha ng ibang mga bato at ihahalili sa mga batong iyon at kukuha ng ibang pampalitada para sa bahay. Yeah, when stone has a leprous plague, the priest takes away the stone. Kaya't kapag po ang isang bato po ay mayroong ketong, tinatanggal po ito ng pari. Right, verse 40, right? The priest shall command that they take away the stone in which is the plague. Sa verse 40 po, ay ipag-uutos nga ng pari na alisin ang mga batong kinaroroonan ng salot at itapon ang mga iyon. And then, verse 42, then they shall take other stone and put them in the place of those stone. Kaya't sa verse 42 po, at sila'y kukuha ng ibang mga bato at ihahalili sa mga batong iyon. Here, the stone which has a plague
means sins in 30 Dito po, sin. Ang kahulugan po ng batong maiketong ay kasalanan. If we allow sin in church, sin can spread the whole church. Kapag pinapahintulutan po natin ang kasalanan sa iglesia, ito po ay kumakalat sa buong iglesia. Yeah, that's why God want to remove the sin from church. Kaya't gusto po ng Panginoon na tanggalin po ang kasalanan ito. Yeah, 1 Corinthians chapter 5. Sa unang Korinto po, chapter 5. 1 Corinthians chapter 5. Unang Korinto po, chapter 5. Verse 6 and 7. Verse 6 po at 7. 6 and 7. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ninyo nalalaman na ang kaunting pampalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Alisin ninyo ang lumang pampalsa upang kayo'y maging bagong masa. Kung paanong kayo ngay walang pampalsa, sapagkat si Kristo, ang kordero ng ating Paskwa, ay naialay na. Yeah, do you not know, verse 6, right? Do you not know that? A little leaven leavens the whole lump. Sa verse 6 po, sinasabi po na ang kaunting pampalsa ay nagpapaalsa sa buong masa. Yeah, a little leaven means small sin. Ang maliit po na pampalsang ito ay nangangahulugang maliit na kasalanan. Even though we allow small sin in church, it can spread the whole church. Kahit po maliit lang po ang kasalanan na ito, maaari po itong kumalat sa buong iglesia. That's why verse 7, right? Therefore, purge out all the leaven. Kaya sa verse 7 po, sinasabi po na alisin ninyo ang lumang pampalsa. Yeah, so, we shouldn't allow any sin in church. Kaya hindi po dapat natin pinapahintulutan ang mga kasalanan sa simbahan. Yeah. When the stone has the plague was removed and then new stone put there. Kaya pinapalitan po ng ibang bato ang mga maruming batong na ito. If we are not clean, we cannot be used by God. Kaya kung hindi po tayo malinis, hindi po tayo magagamit ng Panginoon. Judas Iscariot, originally he was the one of the 12 disciples of Jesus. Si Judas Iscariote po ay isa sa 12 apostol ni Hesukristo. Yeah, but he was disqualified, right? Subalit siya po ay tinakwil, tama po? Yeah, he sold Jesus. Sapagkat ipinagbili niya po si Hesukristo. Yeah, that's why later the Matthias substitute him, right? Kaya ipinalit po sa kanya si Matthias. So if we are not clean, God cannot use us. Kaya kung hindi po tayo malinis, hindi po tayo magagamit ng Panginoon. Yeah, God will use other clean person. Gumagamit po ang Panginoon ng ibang mga brothers at sisters. Yeah. 2 Timothy chapter 2. Sa ikalawang Timoteo po, chapter 2. 2 Timothy chapter 2. Ikalawang Timoteo po, chapter 2. Verse 20 and 21. Verse 20 po at 21. Okay, also basahin po natin ng sabay-sabay. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad, at ang iba'y sa natatanging paggagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan ay tinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay. Handa sa lahat ng mabuting gawa. Verse 20, right? There is a great house. Sa verse 20 po, mayroon pong isang malaking bahay. Great house is a church. Church. Ang malaking bahay po na ito ay ang iglesia. Yeah. In church, there are many kind of Christian. Sa iglesia po, madami pong iba't ibang uri ng mga Kristiyano. Yeah. As there are many kind of vessel in great house. Madami pong iba't ibang mga kasangkapan sa malaking bahay na ito. Right, the vessel of gold and silver. Mayroon po mga ginto at pilak. Yeah, but also of wood and dry. Meron din pong kahoy at luwad. There are many kind of vessel in a great house. Madami pong mga kasangkapan sa malaking bahay na ito. The which vessel the master will use. At ang mga kasangkapang po ito ay ginagamit po ng may-ari ng bahay. Gold and silver vessel? Ginto at pilak po? Yeah, no. Clean vessel, right? Mga malilinis na kasangkapan. Master use a clean vessel. Malilinis na kasangkapan po ang ginagamit. Yeah.
In church, there are many living stone. Sa iglesia po, marami pong mga buhay na bato. Yeah, but living stone, right? There are many kind of, various kind of brothers and sisters. At mayroon po mga iba't ibang uri ng mga batong buhay. Yeah, which brethren can be used by God. At alin po sa mga brothers at sisters na ito ang gagamitin ng Panginoon? God will use clean brothers and sisters. Gumagamit po ang Panginoon ng malinis na mga kapatiran. That's why we need to be more clean to be used by God. Kaya't kailangan po nating mas maging malinis para magamit po ng Panginoon. So Apostle Paul, right? Always he tried his best to keep clean. Kaya't kailangan po natin panatilihin na tayo po ay maging malinis. Yeah. 1 Corinthians chapter 9. Sa unang Korinto po, chapter 9. 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Sa unang Korinto po, chapter 9, verse 27. Okay, chapter 9, 27. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. As we know, Apostle Paul preached the gospel to many people. Kaya't nalalaman po natin si mga apostol po ay nangaral po ng ebanghelyo. Yeah, many people got the salvation. Madami pong mga tao ang naligtas. And many churches was established. Madami pong mga iglesia ang naitayo. Yeah, but he also feared he could be disqualified. Subalit, kinatatakutan po ni Apostol Pablo na siya po ay itakwil. Yeah, he knew if he is not clean, he cannot be used by God. Dahil alam po niya na kung siya po ay hindi malinis, maaari pong hindi siya gamitin ng Panginoon. That's why he did, right? I discipline my body and bring it into subjection. Kaya sinabi po ni Apostol Pablo, ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. If Apostle Paul did like that, how much we have to do like that? Kaya't kung ginawa po ito ni Apostol Pablo, kailangan din po natin itong gawin. We need more effort. Right? Kailangan po nating magkaroon pa ng effort. We need to more endeavor to be clean. Kailangan po natin mag-exert pa ng madaming effort para po maging malinis. Then we can be used by God until the end. Upang magamit po tayo ng Panginoon hanggang huli. Yeah, so we are living stone in church. Alam po natin na tayo po ay mga batong buhay sa iglesia. Yeah, but we need to become clean stone. Subalit kailangan po nating maging malinis na bato. Yeah, so don't forget we are living stone. Don't forget we are living stone. Wag po nating kalimutan na tayo po ay mga batong buhay. Yeah. So we have a different character. May iba't iba po tayong mga katangian. Yeah, that's why I try to receive one another. Kaya subukan po nating tanggapin ang isa't isa. Yeah, and we need to become heavy stone. At kailangan po nating maging mabigat na bato. Whatever situation we meet, we shouldn't be moved. Kaya kahit ano pong sitwasyon, hindi po tayo matitinag. Yeah, we have to keep our position. Kailangan po nating manatili po sa ating posisyon. Yeah, and we need to be trimmed well. At kailangan po natin maging maayos na natabas. Our must be trimmed gradually. Ang atin po mga matatalas na katangian ay kailangan pong matabas. Then we should become beautiful stone. At kailangan po natin maging magandang bato. Yeah. And then finally, we need to become clean stone. At sa huli po, kailangan po natin maging malinis na bato. Okay. Yeah. Let's pray together. Manalangin po tayo. Dear most friend, gracious Father, mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. Maraming salamat po sa pagligtas po sa amin mula sa kasalanan at sa walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa pagpatnubay po sa amin upang makapagpatuloy po sa iglesia. Please hold us on to abide in church until our Lord comes again. Tulungan po mapo kami, gabayan niyo po kami upang makapagpatuloy po sa iglesia hanggang sa pagdating po ng Panginoon. And please use us as the instrument of the gospel.
upang magamit niyo po kami sa na instrumento po sa pag-iebanghelyo. We know that there are many resources around us. Alam po namin na marami pong ligaw ng kaluluwa sa paligid po namin. Please open our mouth to preach the gospel. Kaya't buksan niyo po ang aming bibig upang makapag-ebanghelyo po. And please use Tanawan Church to save many people in this place. Naway gamitin niyo po ang Tanawan Church upang marami po ang maligtas. We only rely on your mercy and grace. Nagtitiwala po kami sa inyong misyon. We pray in Jesus' name. Ipinapanalangin po ito, namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.